Ma'am, mic, ma'am. Ma'am, pa-on po ng mic. Sensya na po. Okay. Sige, ma'am. Unang-una po, pasensya, at I will be able to answer questions after the meeting. Much as I would like to, I have to attend to my health first, so I hope you will understand it. Ma'am, ano po yung health concern niyo, ma'am? I'm actually out on Paso from the hospital. Let me just focus on the issue at hand. Yung akin naman pong kalusugan, yan po panagutan ko. And ako naman po ang ano na sa aking mga doktor. Ma'am, ano pong gaga? Unang-una po, ikinagagalak po, and I'm very happy for being invited today in this audit study because it will shed light on many questions. Ang sa amin lang po, the decision was made by the Department of Health as an institutional decision, hindi lang po sa isang tao o sa isang grupo. Ito po ay dekadekadang pinag-usapan. The desire to cure dengue, the desire to minimize patients infected with dengue is there as a prerogative of the Department of Health. Ang dami nga pong nagtatanong, minadali po ba ito? Let me go back to the Integrity Management Report of the Department of Health, which says it all. Hindi po ito minadali. There was no undue haste. No corruption is involved here. Though we admit it was not bided by the Department of Health, it was bided by the Philippine Children's Medical Center because they were the ones who were chosen as the implementer of this program. Let me categorically say that based on my personal knowledge and in the 1.5 years that I've been working with them, I have never heard any question of integrity with regards to the people and officials at PCMC. Yeah. Ang totoo po yun, na nung una, nung tinanong ako, kasi biglaan siya, ang sinabi ko, mukhang wala akong natatandaan, but I went to Lyon, yun ang sinabi ko. The factory that the vaccines were being produced, before kasi tumaan ng Lyon, dumudan ng Paris. But that was not the sole intention of the trip. Dumaan pa po kami sa maraming lugar because the primary intention was to discuss our problem on arsenic contamination in Region 3. At along the way na papunta sa World Health Assembly, dahil nakikipusap kami sa Sanofi na tumulong at no cost to the government na paandarin yung mga vaccine manufacturing plant in RIPM. Dagdag pa dito, sa public-private partnership na iniwan po sa akin ni Secretary Ona at ni Secretary Bosa, ando dun po yung maraming proposal at meron na nga pong nag-bid na mga equipment for vaccine production. And they were trying to explain to me why it's not really that visible comparing Lyon, the city of Paris, and the city of Manila. Balik po tayo. Kung may mali siya po doon sa dinner, bakit po all throughout dun sa biyahe kasama namin ang representatives ng Department of Foreign Affairs at kasama rin po natin yung ibang mga opisyales ng Department of Health. It was very clear in the meeting that yes, they revealed the price to us, similar to how they revealed it also to other countries. When I suggested that we float it out in the private market because at that point of time, wala pong pondo sa internal savings ng Department of Health ang pwede ibili ng bakuna at medyo mataas pa po ang presyo na ibili during that time. Ang allegation, insinuation ng corruption sa dito po sa kaya nga po, maganda nga po na naimbestigahan nito because the documents will show that this is a long process. Talks started in 2010, pinaikting ito noong 2012. Brazil purchased their dengue vaccine at $30 per dose. Wala pa silang VAT. The Philippines purchased the vaccine at $20 per dose. May VAT pa yan. Wala po itong korupsyon, wala po itong hinahangad na pagmamadali dahil matagal na pong pinag-uusapan ang problemang dengue. Yung nais lang naman ng departamento, hindi lang po naman DOH at Pilipinas ang gumagawa nito dahil yung planong supuin ng dengue is part of the long-term plan of affected countries. In fact, in 2010 and 2012, ando dun po sa pipeline ng WHO ang sinasabi nilang future vaccine implementation and that was way back in 2012. Ang bago po ang vaccine 2018,
No, I think, let me go back to the records. I think 2016 yung procurement. Kasi savings siya yun, last minute ng 2015 dahil hindi na magagamit yung pera. So na-confusion kayo. Pero meron bang recommendation? No, let me categorically state na kasi nagkaka-problema kasi sa terminologies. Ang WHO kasi cannot interfere with any country decision. Kaya hindi sila nagre-recommend, but then they will issue guidelines by which governments abide. So linawin po natin, hindi sila nagre-recommenda, pero sinasabi nila kung ito ba ipwede at ito ba kailangan, ano yung mga guidelines para ipatupad yung ito. The issue, hindi siya kasama sa National Immunization Program dahil naman po ang pinag-uusapan usually ng WHO is the whole world. Dengue is not a disease that affects all countries. It's just on selected countries. Pero pinaka-maigting siya at pinaka-malaking problema siya dito sa Pilipinas. Ma'am, it was a midnight deal daw because... It's not a midnight deal. Everything was above board. The Integrity Management Committee report of the DOH will show that. Inuulit... the report is there. Inuulit-ulit ko po nga, no? Nakakasakit para sa mga nag-procure nito, the people and officials of the Philippine Children's Medical Center. Dahil hindi lang po dengue ang kanilang hinahawakan. Sila po ang tumatanggap ng mga komplikasyon ng sakit ng bata, especially cancer for children. In my 1.5 years of being with the department, and in the 9 years that I was with Congress, I have never heard of any question of integrity involving PCMC officials. Ma'am, pero dito dumaan ang FEC? Yeah. Ma'am, we are willing to distribute the integrity. Ma'am, pero dito dumaan ang FEC? Hindi po totoo yan. Kasi kung walang FEC exemption, hindi yan mabibili. Let me categorically state no, na namamalisyahan yung exemption. Hindi lang po dengue ang nagkaroon ng exemption. No, I'm not sure. No, let me review the records in the department. Sa pagkakaalam ko, rabies meron din. Yung ating polio, nung nakitaan na yung ating ginagamit na polio, yung oral, ay nagkakaroon ng posibleng komplikasyon in the long term, we had to shift from IV to IPV, yung ini-injection. And this was, I think, the program that I launched with Secretary Ona in 2014. Yun rin po, nung una, wala nga pong exemption. Hinihan natin ng exemption yung Yung issue na yan, ilang beses po namin tinanong in WHO Geneva, ilang beses rin po tinanong ng mga internal and external experts and societies. Ano no, ang sinabi nila hindi. Ang unang-una ito lang po no, when a vaccine or a drug is licensed by the FDA, ang ibig po sabihin doon is safe para sa ating mga kabataan o sa ating mga pasyente. Hindi naman po pwedeng sabihin safe para sa mga mayayaman, hindi safe para sa mahihirap. In fact, kaya nga po nananawagan talaga kami na hintayin natin ang sasabihin ng ating mga eksperto sa WHO sa Geneva through the Strategic Advisory Group on Experts. Dahil baka kasi pinangungunahan natin, pakinggan natin yung totoong eksperto, including international experts, and let us start from there. Nakakapagdagdag ko lang no, kung pwede natin isipin, lahat po ng bakuna na ginagamit sa buong mundo, I'm not sure if my statistics will prove this, pero lahat ng bakuna, binibigay natin sa mga pasyente hindi pa nagkakasakit. Wala tayong bakuna na binibigay sa pasyente nagkakasakit na on a general basis. Ito ay baliktad. Sinasabing ibibigay mo kung nagkasakit ka na at hindi mo ibibigay kung hindi ka pa nagkasakit. Let me check the records and let me talk with the program managers because all actions that we did was an institutional decision. Lahat po nang dumarating sa akin, yung FEC is a body, but as a body, they usually seek the inputs of experts and the program officers. At the end po kasi, pasensya na po talaga baka mapagaling sa nila. We decided based on the data available at the time and in our desire na suguin ang problema ng dengue. Thank you. Mamaya na lang, sorry ha.
Thank you. Para sa mga mayayaman, hindi safe para sa mahihirap. In fact, kaya nga po nananawagan talaga kami na hintayin natin ang sasabihin ng ating mga eksperto sa WHO sa Geneva through the Strategic Advisory Group on Experts. Dahil baka kasi pinamumunahan natin, pakinggan natin yung totoong eksperto, including international experts, and let us start from there. Nakakapagdagdag ko lang, no? Kung pwede natin isipin, lahat po ng bakuna na ginagamit sa buong mundo, I'm not sure if my statistics will...